May iba't ibang evolusyon ang Sharingan ng Uchiha Clan. Ang 1 Tomoe, 2 Tomoe, at ang 3 Tomoe na madalas na na-attain o na-obtain ng halos lahat ng member ng Uchiha Clan. Kasunod dyan ang Mangekyo Sharingan. Ang Sharingan na mahirap ma-obtain. Kailangan ng matinding emotional stress ng isang Sharingan owner bago ito makuha. At kasunod nga dito ang pinakahuling progression ng Sharingan, which is Eternal Mangekyo Sharingan. Ang Sharingan na hindi nagawang makuha ni Itachi Uchiha. Kung babalikan nga natin ang panahon kung kailan naganap ang Uchiha Massacre o pagkapaslang ng lahat ng miyembro ng Uchiha Clan, nakita nga nating pinaslang ni Itachi ang kanyang fellow clan members. Lahat-lahat pwera lamang sa kanyang kapatid na si Sasuke. At kung ating pangmatatandaan, ang ama ni Itachi na si Fugaku Uchiha ay nagpo-possess ng Mangekyo Sharingan. At sinasabi nga ding may kakayahan ng kanyang ama na kontrolin ang Nine Tails. Ngunit matapos siyang mapatay ni Itachi, bakit hindi kinuha ni Itachi ang kanyang mata at tin-transplant ito sa kanyang mata upang mag-evolve ang kanyang Mangekyo Sharingan into Eternal Mangekyo Sharingan? Sayang, 'di ba? Kasi napakalaking power-up sana nun kay Itachi. At siguro nga baka nag-iba pa yung takbo ng storya ng Naruto kung ganun yung nangyari. Pero bakit nga ba hindi ito nagawa ni Itachi? Bakit hindi niya kinuha ang Mangekyo Sharingan ng kanyang ama na si Fugaku Uchiha at ginamit ito sa kanyang sarili upang kanyang ma-awaken ang Eternal Mangekyo Sharingan? Yan nga ang aalamin natin sa videong ito. Pero bago natin sagutin yung katanungan na iyan, mag-subscribe ka muna upang umangat-angat naman yung ating channel. At kung tinatamad kang pindutin yung subscribe button at notification bell, i-like mo na lang yung ating video para kahit papano may ambag o silbi ka. Joke lang. So with all that being said, let's first roll the intro, Tebayag. What a bad day, pushing to a new light, 3700 years now I'm free. Look at all the changes all around, I can't lie, but you know my friends, they all got me. Cause we soak up in the stone age, gotta find a way to get back to the more days. When the time makes some rhyming through the cold phase, anything to get back to the more ways, always. Ang Eternal Mangekyo Sharingan ay ang pinakamalakas na uri ng Sharingan, na si Sasuke Uchiha at Madara Uchiha lamang ang nagawang maka-obtain. Pero bakit nga ba ang isang henyo na tulad ni Itachi hindi nagawang makuha ang Eternal Mangekyo Sharingan? Alam naman nating lahat na napakahenyo ni Itachi pagdating sa lahat ng bagay. Graduate siya sa academy sa edad na 6, naging chunin sa edad na 10, at naging Anbu unit leader sa edad na 13. So kung ikukumpara mo siya kay Sasuke, si Sasuke ay 12 years old naging genin at forever na siyang naging genin at rogue ninja. So di hamak na mas genius talaga o mas henyo si Itachi dito kay Sasuke. Na-awaken nga ni Itachi ang kanyang Mangekyo Sharingan matapos niyang masaksihan ang kamatayan ng kanyang tinuturing na nakakatandang kapatid na si Shisui Uchiha. So napakabatang prodigy nga nitong si Itachi. Ngunit bakit ang isang tulad ni Itachi ay hindi nagawang ma-awaken ng Eternal Mangekyo Sharingan? Well guys, marami nga akong naharap na kasagutan sa internet at yung iba ding sagot dito na sasabihin ko sa inyo sariling opinion ko lang din. So mix ito guys. So ang unang dahilan kung bakit hindi kinuha ni Itachi ang mata ni Fugaku at ginamit ito upang ma-awaken ang Mangekyo Sharingan dahil nga kumbaga ang role lang na ginagampanan ni Itachi matapos niyang i-massacre ang Uchiha Clan gabayan si Sasuke upang lumakas itong si Sasuke at upang kanyang matapatan ang mga pagsubok na kanyang pagdadaanan sa future. So alam nga nating mahal na mahal ni Itachi si Sasuke, pero lagi niyang ginagalit si Sasuke tuwing nagkikita sila ni Sasuke. Pinakita niya kay Sasuke ang pagkamatay ng lahat ng miyembro ng kanilang clan ng ilang libong beses upang magtanim ng galit sa kanya si Sasuke. At galit na galit nga si Sasuke dito kay Itachi, at yung galit nga ni Sasuke yung magtutulak sa kanya upang lumakas at patayin si Itachi. So lahat ng nangyari kay Sasuke sa Naruto at Naruto Shippuden ay according sa plan ni Itachi. At ang isa nga din sa pinaka main goal ni Itachi ay mailagay ang kanyang Dojutsu powers kay Sasuke bago siya mamatay. So nakita naman natin na nagpanggap nga si Itachi na kukunin niya ang Sharingan ni Sasuke noong naglaban sila sa Shippuden. Pero ang totoo ay nilipat lang talaga ni Itachi yung kanyang visual prowess kay Sasuke na mainly Amaterasu. At napakalaking power up nga nito para kay Sasuke dahil maaari niya itong gamitin sa kahit anong laban. Yan nga yung goal ni Itachi, kapatid lang yung inuuna niya, hindi yung sarili niya. So tama naman guys, di ba? May kasunod pa yan.
Yung pangalawang dahilan nga natin, dahil sadyang wala lang pakialam si Itachi sa kapangyarihan, hindi siya gahaman sa kapangyarihan. Lagi nga niyang sinasabi na every jutsu has a weakness. So napaka-mature ngang mag-isip nito ng si Itachi. Hindi nga siya yung tipo ng tao na gagawing kunin ang mata ng kanyang ama para sa sarili niyang interes. At kung matatandaan nga natin, once ay nagkaroon ng conversation si Sasuke at Obito at sinabi nga ni Obito na ang laban daw ni Sasuke at Itachi ay matagal nang nakaplano. Dahil hinanda nga daw ni Itachi yung kanyang sarili upang saluhin ang 8 Red at galit ng buong Konoha at ni Sasuke para lamang sa kapakanan ng village at ni Sasuke. So ibig sabihin, ang taong matagal nang nag-aantay ng kamatayan ay hindi na maghahangad ng kapangyarihan. So may iba nga ding nagsasabi na nung panahon daw ng Uchiha Massacre, hindi pa nga daw alam ni Itachi ang konsepto ng Eternal Mangekyo Sharingan. Maaaring nalaman niya lang ang tungkol dito matapos niyang makapasok sa Akatsuki Organization. May iba ding nagsasabi na hindi daw pwedeng gamitin ni Itachi ang Sharingan ng kanyang ama upang ma-awaken ang Eternal Mangekyo Sharingan dahil gumagana lang daw ang konsepto na ito kung sa kapatid mo kukunin ang Sharingan na gagamitin mo upang ma-awaken ang Eternal Mangekyo Sharingan. So may point din ito guys, dahil yung dalawang karakter sa Naruto na nagawang ma-awaken ang Eternal Mangekyo Sharingan, which are si Madara na nagawang ma-awaken ito gamit ng Sharingan ng kanyang kapatid na si Izuna, at si Sasuke na nagawang ma-awaken ang Eternal Mangekyo Sharingan gamit ang mata ng kanyang kapatid na si Itachi Uchiha. So may point nga din ito guys, na kailangan na sibling o kapatid ang pinagkukuhanan ng Sharingan upang ma-awaken ang Eternal Mangekyo Sharingan. Pero palagay ko ay pwede din namang gamitin ni Itachi sana ang Sharingan ng kanyang ama na si Fugaku upang ma-awaken ang Eternal Mangekyo Sharingan, dahil ang sinasabing rules lang naman upang ma-awaken ito ay kailangan ng strong blood ties sa pagkukuhanan ng Sharingan. So walang pinagkaiba yung ama sa kapatid dahil parehas lang naman silang may strong blood ties dahil magkakadugo nga naman sila. At maaaring bumalik din yung concept na ito sa Boruto dahil malaki yung chance nga na ma-awaken ni Sarada Uchiha ang kanyang Eternal Mangekyo Sharingan sa time skip o sa future gamit ang mata ni Sasuke. So maaaring itatransplant ni Sarada yung mata ni Sasuke sa kanya. So ito yung magiging way upang ma-awaken ni Sarada yung kanyang Eternal Mangekyo Sharingan, which is yung tutulong sa kanya upang makasabay siya kay Boruto at sa mga kalaban nila sa future. So marami kayong pagpipilian dito guys, karamihan dito tama naman, karamihan may point. So kayo na ang bahala kung ano iisipin nyo, basta ang sa akin lang, wala akong tinututulan dito mga theory, magaganda to lahat. So yeah, gamitin nyo na lang yung inyong critical thinking skills na tinuro sa inyo sa eskwelahan, kahit wala ako nun, wala din kayo nun, ano, ayan nyo na. So ayan lang naman yung mga kasagutan natin sa tanong na bakit hindi kinuha at ginamit ni Itachi ang mata ng kanyang ama na si Fugaku Uchiha upang ma-awaken ng Eternal Mangekyo Sharingan. Kung nag-enjoy kayo, i-like nyo yung ating video and don't forget to subscribe, and I'll see you guys in the next video. Andre Senpai out. Peace, and also don't forget to follow my TikTok account and suck my cock tail.